Good morning, everyone. Today is February 8th, Wednesday of the 5th week in Ordinary Time, and we celebrate the memorial of Saint Josephine Bakita, Virgin. Our Lord said, "Nothing that enters one from outside can defile that person, but the things that come out from within are what defile." Mga kapatid, kahapon lang nabanggit natin from the prophet Isaiah, "These people honors me with their lips, but their hearts are far from me." Minsan, iba yung sinasabi natin sa ano yung laman ng puso natin. Dapat, yun ang tutukan natin. Iba yung mga nagdadasal tayo, pero ang totoo talaga nagdadasal ay dapat nanggagaling sa puso at isip. Ngayong araw naman, mga kapatid, ay yung tungkol sa purity or yung magandang ugali. Saan ba nakadepende yun? Sa atin bang physical? Sa atin bang kinakain? Sabi nga dito, hindi sa kinakain natin nakadepende ang ating purity. It is the interior, no? Decision natin to do charity or to be selfish. Yung mga ugali ito lumalabas sa ating mga bibig, sa ating pag-iisip din, or yung ating behavior, yun ang nagpapadumi sa atin. At kung sabihin natin na lahat ng kinakain natin ay dapat talaga sobrang linis, well, for hygienic reason, dapat lang din, pero yung mga mamahalin o talagang masarap, no? E di sana lahat ng mayaman, mabait. At sa mga mahirap naman, minsan ano-ano lang yung kinakain ng iba, dapat makita natin mga pangit ang ugali. Pero hindi naman ganon, no? Kaya ang point dito is, alagaan natin ang ating interior life. Ang point dito na hindi tayo nakafocus lang sa panlabas. Minsan, gusto natin maging presentable, which is good, no? Yung ating damit, yung ating, even yung ating mukha, na maging guwapo tayo, maganda, which is good, di ba? Pero dapat, unang-una talaga yung ating interior life, yung ating puso, no? Yun ang nagpapagwapo, nagpapaganda sa atin. Makita rin natin sa iba nga, kahit mahihirap, no? Wala talaga silang pambili ng magandang damit. Minsan nga, yung iba, no? Mayroon talaga iba na hindi baka ligo nga. Pero may mga ugali sila na talagang napakaganda nila pakinggan, yung pananalita. Mayroon din silang mga binibigay na magandang example, no? In their way of life. So, huwag tayong makafocus lang doon sa panlabas. Dapat sa puso natin. Saint Josephine Bakita, pray for us. Amen. God bless you.